So what's up? Makumag, I'm back. Ang inyong online judge lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa request videos nyo. Mabilisan na lang na intro. Doc Pau versus GL, at big shoutout sa nag-request nito na si Jude Garay. So lagi kong sinasabi to na I'm not sure if he's still active on our channel kasi 'di ba nga matagal na akong humingi ng request video sa inyo at ngayon ko lang marireview yung mga request nyo. So pasensya na, alam nyo naman na inuna ko yung dalawang tournament, 2x2 2012 tsaka yung Isa Buhay 2019. So alam ko natagalan yung mga request nyo, kaya lagi ko sinasabi na I don't know if he's or if you're still active on our channel, pero makaka-assure kayo na matagal man, matagal man yung pag-review ko sa mga request nyo, makaka-assure kayo na lahat yan marireview, no? So big shoutout kay Jude Garay sa request mong Doc Pau versus GL. So para sa iyo to boss, at para sa mga umiidolo kay GL, lalo na ngayon na sobrang lakas ni GL, no? So tignan natin, 0-1 ang standing ni GL dito. Di ko alam kung panalo ba siya dito sa laban na to, nakalimutan ko na. So tignan natin kung ano yung laban na mangyayari sa battle na to. So let's go. OFW sa buong UAE. Let's go Cebu! Nanalo ng koito si Doc Pau. Piliin niyo mauna si GL. Digdigan tong laban na to, unang banat. Para kay GL, gubat na yung pahinga natin yun. Yo, check! Again. Yo, pinanood ko yung laban ko. Ako daw dapat yung nanalo. Sigaw ng mga tao. O ganun kadelikado. Idol Philippines na bash. Pati mga hurado. Pero din ako ganun kagago. Di ko na ibabalik yung laban sa gitna. Sabagat ako ay higit pa. Ba't ko pa babalik ta rin yung pen? Sayang lang aking tinta. At alam niyong din ako nagtatanong ng game. Babalik ta rin yung pen. Masasayang lang yung tinta. No? So debut battle niya sa pagkakalam ko, or ito na, reference na niya, ginawa na niyang reference sa pagkakagamit niya ng reference, natalo siya kay Pen sa debut battle niya. Tapos nagkaroon siya ng wordplay doon, no, na hindi ko nababalik ta rin yung pen, masayang lang yung tinta ko, na pen mismo na ball pen, no, sa pen na pen pluma. Ayos. Hindi ko alam kung isa yun sa mga nakalista dito, yung GL vs pen pluma, pero sana ma-review natin yun soon, no? And sayang lang aking tinta! At alam niyong din ako nagtatanong ng game! Kung saan mong ready, set, bitch! O ini-skip ko na yung intro na parang Netflix! And if this is your death wish, itong matchup yung tugon. Sila nga ang Visayas ay natakot, kaya tinarap ni Arik yung Luzon! Dahil dumayo pa to galing Rizal o siya'y taga-Tanay. Kaso dumayo din itong Waray. Ako na may tagapatay. Ooh. Ako pinakamataas sa aming lugar. Ikaw pang gap na lirikal. Kaya't pag tinapat sa Leyte, mababanatan ay Rizal. Dahil paras lang tayo na dayuhan. O sa katunayan, hindi natin to balwarte. Kaya may dapat patunayan. Kaso we're in a new city, bro. Kaya't sakto nga yang mamamatay din yung Rizal sa bagong bayan. Ooh. Pero alam niyo bang champion din to? Saan? Sa Dubai, palakpakan. Pero nakakagago kasi yung tournament malabo. Tagalog conference yung battle, kalaban niya Arabo. So Dubai versus Eastern Visayas, siguro siya yung tatamaan. Simulan niyo na tong bilangan. Siya yung galing Middle East pero papagitna ang silangan. Woohoo! Yo, at alam niyo bang barista din to? Middle East, papagitna ang silangan. Ang bigat nun. Silangan! Yo, at alam nyo bang barista din to? O nag-Starbucks pa? Pero ang weak din yan kasi tatlong rounds na matabang. Kaya panlasay pan 3-in-1. At kung Cebu ay coffee shop, ibang klase timpla na King Sangkap. Nagmarka agad yung GL, sinulat ko pangalan ko sa cup. Ikaw, basic punchlines, basic rhymes. Kaya kung hindi creative ay baon, saktong Starbucks ka nga. Nagniningning ka lang sa kahon. Ooh. At kinahon ko na to.
Starbucks, nagniningning ka lang sa kahon. Bam! Galing! Ang galing niya dun. Gusto ko yung linya na yun. Grabe. Itong barista, kaya simulan nyo na itong damayan. Kami naman ang bahala sa kape pag ikay pinaglamayan. May kasunod pa pala. Kung napansin nyo sa round na... May kasunod pa pala yun. Ang anong bigat ng scheme na yun. Ito, di ko na binanggit kanyang pangalan. O ganon to kalala. Ba't ko naman papangalanan kung di naman kilala? Easy! Grabe. Ganda. Bigat. Solid. Na barra. Na retens. Na linya. Para kay GL sa round 1. Sobrang ganda nung laro niya dun sa Middle East. Papagitna yung silangan. Starbucks. Nagniningning ka lang sa kahon. Yung ganon. Tapos, ayun yung ender niya. So, nagustuhan ko rin yun. Bakit ko papapangalanan kung hindi naman kilala? Nanalo sa battle. Arabo yung kalaban. So, alam mo yun, ang daming tumatak na linya ni GL para sa akin. Sobrang solid, sobrang ganda ng pagkakonstruct niya. Hindi, alam mo yun, hindi naging, paano ba explain? Hindi paliko-liko yung naging daan o yung naging angulo na ginamit ni GL dito. Kumbaga, on point talaga na, kumbaga, ito yung angle, susuntok to dito. Yung ito naman yung next na angle, susuntok to dito. So, para sa akin, ang ganda nung pagkaka-construct, ganda ng pagkaka-execute, ang ganda ng pagkakasulat ni GL sa lyrics niya against Doc Pau. At para sa akin, walang natapon dun. Lahat yun, pasok kay Doc Pau, solid. Ang daming tumatak, nasabi ko nga sa inyo yung mga nagustuhan kong linya. So, solid to na round for GL. So, tignan natin yung bawi ni Doc Pau dito. Yo, yo, yo! Tangina, hindi niya matanggap yung pagkatalo niya. Yun yung kanyang reaksyon. Palakpakan natin si GL! Ang battle rapper na nanalo sa comment section. Tangina, sa akin boy panis ka. Hindi matabang yung timpla ko. Kasi nga barista ako, kaya pasok lagi sa masa ang timpla. Gubat na yung game! Okay. Yo, it's my first time! Okay, buta. Nandun pala si Pen sa likod ni, ano, ni Doc, no? Ni Doc Pau. Tapos, solid. Yung rebat niya, okay yon. Solid yon. Yung barista, pasok sa panlasa ng masa. Okay yun. To step my shoes in Cebu. Sa bintana pa lang ng aeroplano, ako'y na-amaze na sa view. Champion daw kalaban ko. Anigma, it's that true? Pangalan daw GL. Pangina GL, who? GL? Kamukha mo si GI. Napinsa ni G-Clown. Napamangkin ni G-Mar, pero mas mukhang tatay mo si G-Spot. Aba, sa flip-top, dumami ang G! Next, Enigma, next event, Royal Rumble mo sila. Flip-top presents, labanan ng mga G! G-G-G! GL stands for what? Gago lang? Two letters versus two words. Alam nyo na yung kalalabasan. Dagdagan nyo pa ng letra to. Ito ay kulang. GL, good luck. Oo, kasi hindi na taga dito ang kalaban. Kaya mapapayos sa Unidoc, mangangailangan ka ng marami mong pangalan. Itong rapper na mukhang retarded, bibiglain ko ng unguarded. Pacquiao, Harden, Ginobili, sanay magpatamang left-handed. Mula Rizal hanggang Cebu, headshot ang aking target sa bugang ulo ni GL. Ako'y naka F1, Port 6 GL, Sprite Blend. Counter-Strike Bars. Oo. Ayos yun, no? Medyo nagulat lang ako sa naging reference niya, Pacquiao, Harden, Ginobili. So, nag-guess ko naman yung pinakapunto, mga left-handed, no? Mga left-handed, kaliwete. Pero nakakagulat lang yung reference niya kasi si Pacquiao, alam niyo naman na boksingero. Oo, alam ko naglalaro si Pacquiao ng basketball, di ba? Siya nga yung president ng MPBL, di ba? So, tsaka naglalaro siya doon sa tuwing may All-Star or hindi ko alam kung anong, basta naglalaro siya doon. Pero nakilala natin si Pacman sa boxing, no? Tas hinanay niya
si Harden tsaka si Ginobili. So, medyo nagulat lang ako. Pero nagets ko naman yung punto nga na mga kaliwete yon, na mga solid na kaliwete. Diba? So, yun lang yung comment ko. Wala naman akong negative na comment. Pero nakakagulat lang na hinanay niya yung Pacquiao sa mga NBA player. Gets? Yun. Let's go. Ko ng unguarded, Pacquiao, Harden, Ginobili, sanay magpatamang left-handed, mula Rizal hanggang Cebu, headshot ang aking top. Tapos, ayun pa yung supporting lines, sanay magpatama ng left-handed, no? Kay Pacquiao, G yun, kasi, buksingero si Pacquiao, eh, diba? Tatama talaga yung kaliwa ni Pacquiao sa kalaban, pero yung Harden tsaka Ginobili, no? Parang ginawa niya talaga ng boksingero yung dalawa, pero yun nga, dahil nga left-handed, magpatama, so shooter sa ring. So ayun yung pinakapunto. Hindi ko binabas yung linya, guys, ha? Ano ko lang, opinion ko lang na naguluhan lang ako or parang hindi siya ganun ka-applicable nung masasama mo si Pacquiao sa dalawang NBA player. Yun lang naman, walang problema sa linya. At as long as nagets mo yung pinakapunto ni Doc Pau doon na mga kaliwete nga yun, no? Yun. Target sa bugang ulo ni Ted, bibiglain ko ng unguarded. Pacquiao, Harden, Ginobili, sanay magpatamang left-handed. Mula Rizal hanggang Cebu, headshot ang aking target sa bugang ulo ni GL. Ako'y naka F1, 4.6 GL, Sprite Blend. Counter-strike bars. Oo, dugoan ko. Hindi ko masyado na-gets kasi naabutan ko na yung counter pero hindi ko na masyadong na-addict yung laro na yun. No? Kasi nag-start akong mag-computer. Ang laro ko na agad Special Force, eh. SF, no? Tapos ayun, nag-start na. Cheers, Franklin! Oo, duguan ka na, pasyente! Na inambulansya ni Enigma. Chinekap ko, tagiliran, may saksak ng pen pluma. Ooh. Sa CPR ko sinubukan. Baka sakaling buhay pa. Solid yun. Pero hinawakan ko sa leeg. Pulso niya ay wala na. Pumasok ka ng gubat, dapat ang instinct mo ay survival. Hindi ko na to marerevive pa. Dead on arrival. Kasi masyado ka pang hilaw sa pagiging rap artist mo. Natalo ka pa kay Pen kahit malakas ang pen game mo. Kung matalino ka talaga, alam mo yung pinupunto ko. Paano mabubuhay ang matalino sa gubat kung ang kalaban mo sa gubat mismo nabuo? Ako'y isang hamak na dayo lang na kahit sa malamang mga tao at hurado, sa dialekto mo'y lamang. Pero ako'y laging handang makipagpatayan sa paraang pagsulat kahit sa gubat ang mga MC ay halang. E ikaw, sa lugar mo, kaya mo lang maging magaspang? Takot kang dumayo at makipagsapalaran. Ah, kaya pala GL, kasi yung tapang at talino nito hanggang gubat lang. Woohoo! Kaya tong pasyente mo, Arik, hindi ko na to pwedeng isalba. Yan tunay mong pangalang Gilbert Campo, GL yan sa akin. Guhit sa lapida, time to roll! Tang ina. Lakas. Lakas, tol. Actually, kanina, to be honest, lamang pa si GL. Ito guys, real talk, real shit, honest review. Walang bias, unbiased tayo. So narinig naman natin performance ni GL kanina at para sa akin napaka-solid nun. Sabi ko nga, sobrang effective ng mga lines. Solid na linya, na bara. Ayun, nasabi ko na yun kanina. Nung nag-spit si Doc Pau, nilaro niya yung GL. Yung nag-name flip siya. Okay yun. Yung rebat niya, okay yun. Pero still, nung narinig ko yun, feeling ko hindi pa yun enough para matalo ni Doc Pau yung round 1 ni GL. Hanggang sa narinig ko na yung mga mabibigat na linya ni Doc Pau. Although may mga references sa akin na medyo tagiled, nagets ko naman yung pinakapunto. Sabi ko nga, as long as naiintindihan mo yung pinakapunto ng linya, okay yun. No? So, napuna ko yung linya ni Doc Pau dun sa mga kaliwete. Pero, yun nga, yung punto nga dun is yung mga kaliwete. So, nung narinig ko yun, solid yun. Feeling ko humahabol na si Doc Pau sa round 1 ni GL. Tapos, ayun, nagsunod-sunod yung mga suntok. No? So,
Para sa akin, bibigay ko yung round 1 kay Doc Pau ng sobrang liit lang, no? Lagi ko to sinasabi kapag sobrang dikit ng round para sa akin. Kung gumagamit tayo ng pointing system, siguro 10 to 9.9 or 9.8, ganun kadikit yung round 1 para sa akin. Pero dahil nga whole numbers lang tayo, 10-9 in favor of Doc Pau, mas para sa akin mas naging siksik yung mga haymakers ni Doc Pau kumpara sa mga haymakers na ginawa ni GL. Although solid yung mga lines na ginawa ni GL, pero yung alam mo yun, yung haymaker na inispit ni Doc Pau sa round 1, napaka-solid, napaka-konkreto, at dun pa lang makikita natin na lumamang si Doc Pau dun kumpara sa mga haymakers na ginawa ni GL. So para sa akin yung round 1 is labanan ng haymaker eh. Sa performance parehas lang naman, pinaka nagmatter yung mga haymakers kasi mas para sa akin mas madami at mas mabigat yung mga binitawan ni Doc Pau doon. So 10-9 Doc Pau para sa akin. Sha, round ko na naman. Balik na sa akin yung moment. Scroll up na kayo diyan sa mga nagbabasa ng comments. Yo, kasi sabi niya sa laban niya kay Flip. Gago. Scroll up na kayo dyan sa mga nagbabasa ng comments. So parang sinasabi niya na nung round ni GL ay nung round ni Doc Pau hindi pinanood, no? Nagbasa lang ng comments. So gago rin eh. So nung round na niya, scroll up na, round ko na, pakinggan niyo na ako, parang ganun. Alam mo, ang daming gustong magbigay ng info sa'yo, including your ex-wife. But don't worry pare, I don't need to wrote that shit to you. Hindi ako interesado sa personal life. Ano daw? I don't need to root that shit to you, bro. Listen, look, and listen and learn. Alam ko linya yun ni Doc Pau eh. Sa, di ko alam kung saan niya laban yun, pero parang naalala ko yun. Yung linya na yun, no. Tapos kinengkoy lang ni GL, gago. To root that shit. Yo, kasi sabi niya. Yo, kasi sabi niya sa laban niya kay Flip. Alam mo? Ayun, Flip, kay Flip pala. Ayun, nabanggit pala ni GL dito. Ang daming gustong magbigay ng info sa'yo, including your ex-wife. But don't worry pare, I don't need to root that shit to you. Hindi ako interesado sa personal life. Ano daw? I don't need to root that shit to you, bro. Listen, look, and listen and learn. Kineng ko yung puta. Yo, real talk. You don't ever, ever, ever need to wrote that shit again, bro, ha? Accent, accent ka, parang grammar ka naman. Pwe! So, ano yung tawag mo sa barkong to go? Yung to go, ha? To went. Eh, mas magaling pa sa'yong mag-English yung katutubo na si Tweng. Whoa. Tingnan nyo, kinakabahan na yan, men. Kasi binungkal yung grammar niyang walang sense. Sa present mo ang kalmado, pero pagdating sa past tense. Kasi pinakatumatak niya na linya, alam nyo kung ano? Alam mo kung ano? Alam mo kung ano? Siya daw si Kyle Irving. Kyle Irving, wow. Seryoso. Proud ka pa. Sa mga palpak na linya siya'y kumapit. Kaya nung upload sumapit, nasa YouTube ebidensya at ang sagot kung bakit o si Irving ka nga kasi sa net sumabit. Oh, oh shit, bro. Yun ba yung trick mo? E di bobo ka. At alam kong napansin nyo na yung bars niya parang si Kuya Kebs kasi hindi makita sa video. Oh, you're weak, bro. Doc Pau, sa video ay palpak. Ako, lalampasan pa ang lanseta sa aking pagsaksak. Ako'y halimaw sa detalye. Tingnan nyo sa replay yung dakdak. Kasi pag si GL ang ma-OC, puputukan ka na ng Glock. Woohoo! Pero tinanggalan ng W yung... GL, OC, puputukan ka na ng Glock. Ganda ng bara na yon, tol. Puputukan ka na ng Glock.
pero tinanggalan ng W yung waray, kaya't naging aray. Ah, sakto. Ngayon di mo naman matatanggal ang aray kasi si Pau di Arco. Di ko na gets. Pero marami daw hayop dito sa gubat. Kung yun yung iisipin, may mga leon. Di ko na gets, pasensya na, di ako makapag-comment dun. So, alam nyo naman, no, nagko-comment lang ako sa mga naiintindihan ko na linya or nagre-react lang ako sa mga linya na naiintindihan ko. No. So, sabi ko nga sa inyo, pilit kong inaayos yung ano ko dito, yung judging ko. Ayoko talaga magkaroon ng bias, no. Tropa, sikat, hindi, no. Gusto ko, patas lang tayo, no. So, ayan, yun lang. Sip na natin, guys. At oso na, matatalimang ngipin, pero ito lang yung hinain. Sigurado ako ay mabibitin, dahil mala, maraming ang halimaw, pero kung pao chicken. Dahil lahat ng lumaban sa Cebu, nagpaliyab, nagpaapoy, kaya't ako'y nalilito, forest fires, kaingin. Panaginip ba ito? Ako yung bagyong, dala ay tubig. Lunod at maahagip nito. Lahat gustong sunugin yung gubat, ako yung sasagip nito. Okay, round 2 ni GL. Napansin natin may konti siyang mga starters. Kung sa performance, alam naman natin or nakita naman natin na mas maganda yung performance niya sa round 1, mas malinaw, mas malinis. Pero ayun. Solid pa rin to para kay GL. Para sa akin wala pa ring tapon lahat na mga binitawan niyang mga linya at salita dito. Solid yun. Andun yung pagmak niya sa mga lines ni Doc Pau sa mga past labans niya. Past battles niya. Sorry. Past labans. So, past battles niya. Yung Kyle Irving, yung I don't wrote that shit to you. Yun, diba? Yung mga line marking niya. Effective. Sobra. Nakita niyo naman. Effective doon. Yung mga bara na baon ni GL, effective din. So, para sa akin, yung round 1 and 2 ni GL, same lang yon. So, even nagkaroon ng starter si GL sa round na to, kahit na ibawas natin yon, feeling ko, same pa rin ng level at intensity yung round 1 and 2 niya. Yung energy ni GL, ayun eh, no? Tapos yung mga jokes niya, patok pa rin, no? Even hindi ganun kadami yung mga jokes, na napaka-effective yun. Yung listen, look, listen and learn, di ba? So, simple na linya. Sumikat kasi sa Facebook yun that time. Yung, ano na yun, sa tool po yun eh. No? So, kaya nakakatawa kasi ginamit niya yun dito. So, yun lang masasabi ko. Solid na round 2 para kay GL. So, tignan natin kung anong Doc Pau yung mangyari. Or makikita natin or maririnig natin. Hey, yo! Hindi mo kilala si Kyle Irving at Nestor Asaitono? Sila yung magiging Hall of Famer tulad ni Cody Bryan at Jeans Carter. NWA, panorin mo. Cody Bryan. Tapos lahat ng sinasabi mo, walang katuturan. Kasinungalingan na paratang. Parang sinabi mong graduate ng elementary si Badang. Tangina, siya daw ay magliligtas ng gubat. E gago ka. Paano mo ililigtas na yung gubat eh? Plastic ka. Aruy. Sa unang laban mo pa lang, halata na yung palabas. Solid chemical ali daw, pero yung ira hindi ranas. Nag-promote pa to ng album. Wala siyang pinalagpas. Sabay sabing anik magwapo habang kinikilig tong ungas. Nagpaparinig, sumisip-sip. Sabik kang makiangkas. Desperadong maging uprising. Yung nanay gustong ialay kay batas. Gago. Ngunit malakas. Yo, ngunit malakas. Naman daw siya sa freestyle. Kaya deserving kung tutusin. Pero nung napanood ko na yung finals, ang sakit nyo sa mata panoorin. Nung kalaban mo si Twain, sobrang lasing. Ito kung mag-rap, parang nagma-magic sing. Alam nyo kung paano mag-rap to? Ganito. Yo, heto na naman, ako ang magaling, malabot ang manalo sa akin. Alam mo, sa laban na yon, isa lang ang aking napansin. Para kayong PLDT at Cebu Pacific eh. Kasi ang sarap niyong murahin!
at di gusto ko takalain na sa unang laban pa lang nito, lumaki ng sagad ang ulo mo. Naghamon at nagyabang ka sa mga kapwa kakampyon mo, kay Zenlo, Sinay at Unico. Alam mo, bawat debut battle nila na panood ko, lahat sila panalo, eh ikaw! Talo! Gago! Yan ang sinasabi ko sa'yo. Pa-champion-champion ka bang nalalaman eh yung kalaban mo sa finals, props lang. Habang siya nagkalat, puta hashtag basurero! At anong akala mo? Okay. Hindi ko titirahin yung malaking nguso mo? Puta, sobrang laki nan, hindi na pantao. Pero pustahan tayo, pag nagtuturo ka ng lugar, yan ang pinanggagamit mo. Saan papuntang Cebu? Duno. Tingnan nyo! Tanginang nguso yan, kakaiba! Sa sobrang kapal ng nguso mo, kaya mo makipag-lips to lips mag-isa! At sabi ni Pen Pluma, hindi ka pa daw nakakaiyot. Wala ka pang nakakapang puking basa. Pero halata, nakasalamin, nerdong virgin? Aba, sino ka? Version 2 ni Plasma? Pero si Idol Plasma, may sex life na. Eh, ikaw, kailan ka makakakantot kapag ang event dito, Gubat 22 na? Pero sige, tama na. Tama na muna ang pagpapatawa. Sa loob ng round 2 ko, sarili mo ang punteriya. Nanggaling ka sa salaan, pero sa kampiyonato'y silaw ka. Sa unang laban mo, halata, ugali nag-iba. Naghahamon ka ng ibang MC para lang masabing matigas ka bago ka mamulutan dito sa liga, tangina mo, mag-ambag ka na muna! Kaya natalo ka sa unang laban mo. Karma'y di maiiwasan at ako ang pangalawa mo. Hindi ko ugaling maghamon o magyaba. Okay. May ads. So, kung napansin nyo, hindi pa ako nagpo-post ng vid, no, or ng mga lines ni Doc Pau, no, kasi para sa akin parang ano eh, para yung haba ng ad, 6 minutes puta. So ano muna tayo, mag-usap muna tayo habang nagra-run yung ads, no. So hindi pa ako nakakarinig ng solid na linya from Doc Pau, unlike dun sa round 1 niya na siksik. Sabi ko nga, sobra siksik ng round 1 when it comes to haymakers at mga punchlines. So dito nag-focus parang yung half ng round ni Doc Pau is more on jokes ni. Yung jokes na yon is effective naman siya, pero para sa akin hindi siya ganun kalakas or ano, natatawa ako, pero alam mo yon, yung iba yung impact, iba yung dating sa akin. So para sa akin okay yon, plain yon, normal yon, pero still naganap ako ng mga solid na linya. Solid na linya katulad nung mga linya na binitawan dun sa round 1. So para sa akin, lamang pa si GL sa round 2. Okay? So 'yun. Go. Pero ako ang pangalawa mo. Hindi ko ugaling maghamon o magyabang sa mga kapatid ko. Pero pag meron akong kontrata, ito'y pinagpupuyatan ko. Kaya anong magagawa nitong batang tagapalo? Kung kay Pen Pluma nga, agad kang nabigo. Ngayon ipaparanas ko sa'yo ulit ng buo. Uuwi ka ng lady boy na yung ulo nakatayo. Nguso. Okay, so naulit yung angulo kay Pen. So hindi ko masyadong nagustuhan yun kasi ginawa na niyang angulo yun sa round 1. Tapos sa round 2, nabanggit na naman si Pen. So si Pen, so para sa akin hindi na siya ganun kalakas na yung dating. So ayun, tapos na yung round 2 ni Doc Pau, at para sa akin malinis naman yung performance, okay naman, pero sobrang layo ng performance ni Doc Pau sa round 1 niya. When it comes to punchlines, lamang na lamang si ano doon, si GL sa round 2. At kung ikukumpara naman natin yung round 1 and 2 nila parehas, ay round 1 and 2 ni Doc Pau, mas malakas yung round 1 ni Doc Pau doon. Mas solid, mas dikit-dikit yung haymaker, pero wala na eh, yun na yun. Doc Pau na sa round 1, nakita nyo naman, sabi ko nga, konting-konti lang. Pero round 2, sobrang layo nito sa performance ni Doc Pau sa round 1. Wala akong masyadong narinig na mga solido na linya. Unlike kay GL na solid, napaka-solid nung round 2 niya. Pero score, bibigyan ko ng 9-8 in favor of GL. Sabi ko nga sa inyo,
hindi naging malinis yung performance ni GL sa round 2, kaya hindi ko kayang i-perfect yon. At para sa akin, yung round 1 and 2 ni GL, same lang yun. So, 9-8. Ginawa kong 8 puntos yung round 2 ni Doc Pau, kasi sobrang hindi ako nakarinig ng solido na linya, unlike no sa round 1 niya. So, 10-8 para kay GL, ay 10-8 para kay Doc Pau sa rounds 1 and 2. 18 si GL, may 9-9. So, tabla para sa akin yung round 1 and 2, pares 18 points. May round 3 pa tayo. Para sa akin, ito yung deciding round. Pakinggan natin. GL, pakinggan natin! Yo! Round 3! Wala nang preno-preno. Raragasa yung bala kay Punggok. Ngayon sakyan nyo yung bullet train. O yung bullet train of thought game. Ay, puti. Kailan natin sa kanyang pang... Dito pala niya unang inano yun? Hindi ko alam kung dito niya unang ginamit yung bullet train, no? Or yung train of thought. So, ito na. Pakinggan natin. Tangina. Solid to pre. Bullet train. O yung bullet train of thought game. Game. Kailan natin sa kanyang pangalang Paulo Castillo. O ito ang uunahin. Ngayon pulbus ka sa suntok ko. Hanggang yung Castillo'y buhangin. Buhangin hourglass. Kontrolado ko ang oras when I go on stage. Kahit unlimited time, Arik, you know my flow won't age. Dahil kada rounds ko ay may backup na parang Doctor Strange. Oh, this doctor's lame. Kaya lulukin mo ang pride mo nang ikay maimpatsyo at ikay magugulangan pag pinainom kita ng asido. Doon ka lang matutunawan. Asido, acidic. Ikaw, basic. O yung mga spit mo, brother. Kaya't sa aking acid rap mawawalan ng chance tong rapper. Rapper, tatagos ang aking sulat kahit nakabalot tong inutil, dahil ang aking lapis ay may graphite na galing Chernobyl, lapnos ang iyong balat sa aking apoy na asul, dahil nakasentro ang aking mark sa'yo, Pau Gasol. Gasol, Gasol, sabog, tupok, di maaapula, kalaban ko'y abuna. Kalaban ko'y abuna, di maaapula. Di maaapula, hindi! Para saan pa yung tubig kung kalaban ko'y abo na! Ay! Tangin, nag-fake choke pa siya doon. Nakakabuo na si GL ng pondo dito. Lakas! Ganon! Ako kalakas! Kaya't bugbog na yung si Doc Pau kung content ay fist fight na. Pagising mo, puyat ka pa. Kahit sa next life na, mga nabuong written premature, yan yung birthright niya. Dahil kung puro delivery yung doc, dapat ng midwife ka. Tanginan, lakas. Kung puro delivery yung doc, dapat nag midwife ka. Tangina, tapos na tol. Tapos na. Solid na linya to. Sobrang lakas ng round 3 ni GL. Hindi pa tapos, no? Yung round 3 ni GL, pero para sa akin, tapos na. It's over. Pero sa lahat ng healthcare professional, saludo. Sa walang kapagurang serbisyo, sa pagiging mataga, matyaga sa harap ng kritisismo mismo, sa sipag tsaga talino. O tinaas pa kita, Doc Pau, kung napansin mo, di ko pinahiya yung doktor, di ako si Yeng Constantino. O ganun magsakripisyo ng bara, Doc Pau, upang may iparating. Dahil hindi lang kung sino yung mas sick, yung dapat alamin. Dahil kung tutuusin, hindi naman mahal magkasakit, yung mahal magpagaling. Tama! Mali! Dahil ako ang batas. Ako ang batas ng kalikasan. O ako ang kamatayan at total. Isang letra lang pagitan ng immortal sa immoral. Kaya kung oras mo na ay oras mo na, yan ang aking bulong. Dahil doktor ka lang, Paulo, di ikaw yung Panginoon. Easy! At may round 3 ka pa pala. Wala nang makikinig sa'yo. Malas ka lang, Doc Pau, at pinauna mo ako, GZ! Tapos na. Grabe. Solid. Train of thought ang nagdala sa laban na to. Yun yung pinaka nagmatter sa round 3 ni GL. Sobrang bigat nun. Sobrang, alam mo yun,
Hirap, hirap matibag nun yung ganong kalakas na linya. Sunod-sunod yung suntok. Sunod-sunod yung suntok talaga, putik. Wala akong masabi. Solid. Yun lang. Foot. Di ako makapaniwala din sa ano. Linya na yun, tang ina. Wala, wala ako. No comment. Inabsorb ko yung mga bara at sobrang speechless talaga ako. Ang lakas nun. Dok po tayo. Go again, round 3. Yeah. Yo, pinuna po na mo pa yung mga sinasabi kong maling grammar o maling sentence. Tangina lahat yata ng mali mo. Lahat ng mali ko gusto mong i-highlight. Palibasa, ikaw yung ghostwriter ni Badang. Ikaw yung nagbigay sa kanya ng linyang I'm born to be pipe. Tapos kanina pa ako, ngalay na ngalay, na kahit isang linya, wala ka man maisabay. Lahat yata ng tira mo, puro sablay. Teka lang, bakit wala itong maribat? Akala ko ba champion ka ng freestyle? Di ba? Yo, game. Di ba sa grupo ni Enigma, sabik na sabik kang maging parte? Oo, tangina mo, huwag mong itanggi. So, umikot na naman, bumalik na naman sa angulo, no? Alam ko na gawa ng angulo ni Doc Pauto kanina about sa uprising o sa grupo ni Arik. So, ito na naman, no? So, bumalik na naman yung angulo. So, yun. Napansin ko lang. Pinocchio, humahaba yung... Pa! Dalawang silbas! Yan, yun lang naman, no? Skip na natin to 30 seconds. Sisinungaling, yung sa kanyang uso lumalaki. Pero sige, para hindi ka na mahirapan. So, ayun. Ayun na naman. Naulit na naman yun sa round 2. Yung about sa nguso na yung tinira niyang angulo. Tapos ito na naman, no? So, ulit na naman. Ipaparamdam kung wala kang karapatang makapasok sa kanilang tahanan. Dahil hindi naman, akma ang batas mo, GL, sa industriya. Yan ang dapat mong malaman. Okay. Na kahit magmalalim ka pa, sabi ni Pen, hindi ka magiging balakid sa tanghalan. Hindi man, Goryo ang aking pangalan, pero laging matalas ang aking tangan. Napatalim na isa, sayad ko sa iyong lalamunan. Okay. Brutal ang pagpatay, parang Steve. Nag-reference siya dito ng mga kasama or kasama sa uprising na grupo. Sila Balakid, sila Sayad, sila Batas, sila Emar, no? So ayun, sila Goryo. Ilo ni Plasma, oops. Stop muna tayo doon. Hindi naman ako sanay tumira ng mga ganun eh. Kasi hindi ka rin magiging uprising kasi may height requirement sila doon. Yawa ambot, taong tabon. Sobrang bansot yung 3/4 sa'yo, nagiging pantalon. At alam ko kung bakit yung height mo kasing haba lang ng sinturon. Kasi once a year ka lang magjakol at kada pasok ng bagong taon, hindi ka tumatalon. Bueno, mabalik tayo sa ugali mo para malaman talaga nila. Ba't mo tinitira mga miyembro na Shaman Yubek sa battle mo? Tangina, naiingit ka? Miyembro nila kalaban mo, pre. Hindi sila. Palibasa yung mga kasama mo, suportang laway lang sa'yo. Kinakaliwa ka. Hindi diretso ang suporta nila. Sa likod mo na parang may scoliosis ka. Sobrang ingit mo sa mga movement. Paborito mong zodiac sign, cancer. Dapat sa'yo, karmahen. Dapuan ng stage 10 na cancer. Gantong-ganto kasi yung mga nakakalaro ko sa ML, mga brother. Sa Grandmaster. We need tank. Ako, ML. Tangina, literal na cancer. Yan ang sumasalamin. Hindi ko gets kasi hindi ako naglalaro ng ML. Okay. Sa ugali mo, sobrang hangin, sobrang presko, kinumpara yung sarili sa bagyo. Pwes kung ikaw nga ang bagyong Pasipiko at ang Bisayas takot sa'yo, ibahin mo tong Tagaluzon na kalaban mo. Ako'y bundok ng Sierra Madreng, bumabasag ng bagyo. Bumiyahe daw siya, okay, para manood. Kalauna naging hurado. Champion ka ba talaga sa laban niyo ni Twain? Ikaw ba ay sigurado? Gago, naglipit ka ng props ni Twain. Bundok Sierra Madre, bumabasag ng bagyo. So, alam ko ito yung nauna na battle, no? Oo, tama. Ito yung naunang battle. So, narinig ko kay, ano yun? Parang narinig ko yun kay Marshall versus Jay Black na battle. Yung about sa Sierra Madre tas bagyo. Tas narinig ko ulit yun kay G-Clown tsaka JR Zero. Yan. Uy, congrats sa pagiging basurero. Magaling ka magsulat, pre. Diyan, agree ako. Pero anong silbi na mga bara mo kung tinututok mo sa iba na dapat nakarekta lang sa kalaban mo? Thank you. Salamat. Okay, round 3.
mabilisan na lang. Bigyan ko ng 10-8 na score yun in favor of GL. Yung round 2 and 3 ni Doc Pau para sa akin parehas. Nagkulang na ng mga solido na punchline yun. Hindi na ganoon ka-effective yung mga lines na inispit niya. Unlike kay GL na sobrang naging paangat yung performance from round 1 to 2 to 3. So, para sa akin, GL yun, rounds 2 and 3, sobrang solid na GL yung round 3 talaga. So, yun yung pinakamalakas na rounds ni GL sa battle na to. So, yun, kitang-kita niya naman, yung ginawa ni Doc Pau is, para sa akin, hindi yun enough para mabura niya yung train of thought na scheme ni GL sa round 3. So, 10-8 in favor of GL. So, final score, 9-9-10, diba? 9-9-10, tama. So, 28 points para kay GL. Tapos, kabila naman Doc Pau, merong 10-8, tapos 8-26. So, 28-26 in favor of GL. Round 1, Doc Pau, 2 and 3, GL. Yun yung pinaka-judging ko sa battle na to. Let's go. Left off, Gubat 9, GL vs. Doc Pau. Mag-iayos mong beses kung na-enjoy niya yung laban na yun. At ang boto ng urado, 5-0. Mag-iayos tayo lahat para kay GL. Ooh. So, yun, 5-0. Panalo tayo doon. Pero tignan natin yung hatol ng mga judges. Alam niya, alam niya, sabi din na 8 points. Shout out Team Rafael. Shout out kay Doc Pau. Thank you. Yo, Marshall. Dalawang different strengths ng ano ng battle rap delivery tsaka ay performance tsaka pen game. So first round pa lang kita naman na lamang si ano Doc Pau. Dinala niya sa stage presence niya para i-project yung sarili niya sa stage. Round 2, yun na nagsimula lang ma-overcome ni GL. Yes. Yung performance na lamang ni Doc Pau sa pamamagitan ng solid na pen. Yes. Tapos nadala niya pa hanggang round 3. So 2-1 GL. Tangin na, unang judge pa lang, parehas na natin ng vote. No, si Marshall 1, Doc Pau, tapos 2 and 3 GL. So tignan natin, may apat pa na judges. Ibabase ko na lang sa buong performance nila. Lumamang lang siguro si GL sa lyrical, punto per punto. Maikli lang yung setup, tapos right pattern sa kalaban. Tapos overall performance naman ni Doc Pau ayos, pero lamang na si GL sa sulat content. Okay, agree. Psychedelic sa laban nila ni Doc Pau tsaka ano, no, ni GL, mas trip yung ginawa niya ni GL kasi especially round 2 tsaka round 3 kasi mas intricate yung mga lines na ginawa niya. Though sa round 1 naman ni Doc Pau yung ano, paggamit niya ng wordplay sa ano ni GL. Tama. Mas panalo ginawa ni GL. So, GL. Okay, so I think kaparehas ko rin siya ng boto doon na 2 rounds kay GL, 2 and 3 daw. Yung Maki 032 3GS, binoto ko si... Oh, 3GS pala si Maki. Round 1 para sa akin, sobrang lakas din ng ano, intro ni Doc Pau, pero binigyan ko ng slight advantage si ano, GL sa punch stage niya. Sa round 2 naman, sobrang lakas nung rebuttal ni, para sa akin, sobrang lakas ng rebuttal ni Doc Pau about yung Kyle Irving. Parang tinuwis na yung para sa akin, sobrang mas lamang si Doc Pau sa round 2, pero sa round 3 para sa akin, sobrang lakas ng round 3 ni GL, kaya 2-1 GL. Okay, baliktad naman kami ng tingin ni Maki, so respect pa rin kay Maki. Yo, ALX, round 1 binigay ko kay Doc Pau. Okay. Dahil para sa akin mas malinis yung performance niya, tapos pantay lang yung yung bigat ng bars niya, nila sa round 1. Pero sa round 2 and 3, binigay ko kay GL. Okay. Lalo na sa round 3 kasi grabe na yun. Pinangat ko sa round 1 dahil sa delivery, tapos may linya si GL na yung midwife dapat nag yung delivery dapat nag midwife so okay. Para sa akin yung nagpanalo sa laban, so GL. Tangay na solid. So I think marami ako naging kaparehas na boto ng mga hurado per round, no.
So props sa atin doon. So ayun, tapos na natin ma-review yung Doc Pau vs GL. Big shoutout kay Jude Garay. So para sa yun, boss, at sa mga nag-aantay ng review ko sa laban na to, especially kay GL. So ayun, shoutout Jude Garay. Sana nagustuhan mo yung review ko sa battle na to. So kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.